Okay, yung lesson natin for today's session, anak, is all about the systems of linear equations. Solving for three unknown variables. Last time or last week, napag-usapan din natin is similar to this. Kaso nga lang, two unknown variables lang tayo last time. By this time, level up tayo. Gawin nating three unknown variables. Ibig sabihin niya, anak, ang dami mo lang natutunang lesson sa algebra dahil sa pasukan, eh, grade 7 ka pa lamang. Pero yung mga napag-aralan na natin, eh, yung iba pang college level na. Ibig sabihin na malaki yung improvement mo. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, nag-prepare ako ng alimbawa ng systems of linear equation. Solving for three unknown variables. Yung method na gagamitin natin, tatawagin natin substitution method. Now, ganito yung way kung paano mag-solve si Sir Anak, no? Para matutunan mo yung estilo ng ating solving process. Step by step tayo. Ang unang akbang na laging ginagawa ko, anak, nakikita mo yung mga equations natin. 3x plus 2y plus 4z is equals to 9. 2x plus 5y plus 3z equals to 10. At yung pangatlo, 5x plus 2y plus 4z is equals to 11. I-rewrite ko yung tatlong yan into 3 columns. So una, copy-paste ko ito, no? Susulat ko siya sa first column. I will write it sa first column, anak. Copy paste ko siya. So, lagay ko sa baba, no? And dito. And then, copy paste ko rin yung pangalawang equation. Isusulat ko siya sa pangalawang column. Dito. Yeah. And then for the last equation, rewrite din natin. So, initially, yan muna yung unang step natin. Yan. So, nakasulat na yung three equations natin sa magkakaiwalay na mga columns. So, yan. So, we're ready to rewrite all the three equations. Next move. Pipili ka ng letra, anak. As a starting point, ikaw ang bahalang mamili ng letra. Kung gusto mo ng S, gusto mo ng Y, kung gusto mo ng Z. Kapag napili mo kunwari ang X, ibig sabihin sa bawat equation na yan, hanapin natin ang value ng X. But in what way? Ikaw, anak, kung papipiliin kita, anong gusto mong piliin letra? Z po. Z. Okay. So, maganda yan. So, gawin natin sa gusto mo, anak, para hindi naman na magmukhang scripted yung lesson natin, no? So, ganito gagawin ko. Sa unang equation, dahil Z ang napili mo, anak, yung dalawang term, okay, na naka-add sa 4Z, di ba, Z hanapin natin? Ang ibig sabihin yung Z, maiiwan lang sa left. Yung may Z na term, yung 4Z, maiiwan sa left. And then lahat ng mga terms na naka-add kay 4Z, ililipat sa right. Ganon din sa pangalawang equation. Lahat ng mga terms na naka-add kay 3Z, ililipat ko lahat sa right. Same thing sa pangatlong equation. Ang 5X at ang 2Y, ililipat ko rin sa right. But take note of this, kapag naglilipat tayo ng term, di ba, lagi tayo nagpapalit ng sign. Nakuha mo ba yung instruction ni Sir Anak? Apa. Okay, so una, dito yung concentration natin sa first equation. Ito, no? Copy-paste ko yung first equation natin. And then, lagay ko siya sa baba. Enter ko muna to. Yan. So, dito ko ilalagay sa baba. Copy-paste ko. Yan. And then, anong gagawin ko? Yung dalawang term dito, yan. Ito, no?
yung dalawang term na yan, cut ko muna. Kasi aalisin ko eh. Kakat ko sila. And then, ililipat ko sa right. Ang 3x, eto no, dahil ililipat ko sa right, magpapalit ako ng sign sa 3x, magiging minus. At ang positive 2y, magiging minus 2y. Eto. Minus. Alisin ko yung sign sa dulo. Yan. Nag-guess mo ba, anak? Apa. Okay. Kung ano yung ginawa ko sa una, kung naganap ako ng Z sa first equation, dapat pang kalaatan. Dapat Z lahat ang haanapin natin. Klaro ba, anak? Apa. So dito, Z din ang haanapin ko. Yan. So ngayon, same process. Cut ko yung mga term na naka-add sa 3Z. Kakat ko sila. Ililipat ko ng right after ng 10. And then, saka tayo magpapalit ng sign. Yung 2x magiging minus. And then, yung positive 5y magiging minus 5y. And then, alisin ko yung dulong nakat. Yung sign na nakat sa dulo. Yan. So, nakuha mo ba yung pangalawang equation na nak? Apo. Okay, next. Sa pangalawang equation, ganun din ang gagawin natin. Copy ko rin siya. And then, itype ko sa dulo. Yan. So, again, ang gagawin ko, kakat ko yung mga terms na nakaat kay Z. So, cut natin. Yan. And then, lalagay ko sa dulo. Yan. Magpapalit ako ng sign. This will be negative. Okay, ulitin ko lang, no? Undo. Ito, maglalagay lang ako ng negative symbol. And then, ito magiging negative. And then, alisin ko lang yung positive sign sa dulo. Yeah, that's it. Nakuha mo ba, anak? Apa. Ngayon, since Z lang naman ang inaanap natin, sa bawat equation, copy-paste ko ulit sila, no? Since Z lang ang inaanap natin, para mahanap ko ang Z, ano man ang numerong nakamultiply kay Z, di ba 4Z yan? Yung 4, yun ang pang-divide ko sa kabuuan ng equation. Ito, gagawin kong fraction. Okay, yung 4Z. Kasi i-divide ko yan ng 4. At yung nasa right, gagawin ko rin fraction yan. Ano man ang pinang-divide ko sa left, yun din ang pang-divide ko sa right. Ano kasi yung number na ipang-divide ko both left and the right, anak? 4 po. Okay, so i-divide ko ito ng 4. I-divide ko rin ng 4 yung nasa right. Yan. Next. Kung ano yung ginawa ko sa first equation, ganun din ang gagawin ko sa kabilang equation sa column na to. So copy-paste ko rin yan. Nag-guess mo ba, anak? Nakapapalo, okay. Makukuha mo lahat yan. Yan. So again, gagawin kong fraction yung left. Kamukha lang ng ginawa natin kanina. Okay, may sistema yung calculation natin, di ba? Yan. Ito, ipa-fraction ko rin yan. And then, ano yung pang-divide ko both left and the right? 3 po. 3. So nakaka-catch up ka na. Kasi nakayanan mo yung last session eh. Eto, copy-paste ko rin yan. And then, here is it. Gagawin kong fraction ito. Nakukuha mo lang yung procedure, anak? Nag-guess mo? Okay, gawin kong fraction ito, no? Gawin ko rin fraction yung nasa right. Yan. Ano yung pang-divide ko both left and the right? 4 po. 4. Okay, that's it. 4. Ayun, yung buong mga equations na yan, para mabilis yung flow ng calculation natin, copy-paste ko lahat. So next, yan. Paste ko sila dito. Yan. So lakihan ko lang yung mga numbers, ano? Para makita mo sila. Yan. Ito siguro, iba ko lang. Yan. Para yun, kita din ang buo. Yan. Ito din, ganun din.
Same thing here. Yan. Okay, kita mo na, anak, no? Malinaw ba? Apo. Apo. So ito, anak, 4 divided by 4 is 1. Sa makatuwid, Z na lang matitira dyan. Tama? Apo. So 3 over 3, 1. So Z pa rin yan. Same thing here, Z na rin ito. So, sa kahit na anong column, kung papansinin natin, nakahanap tayo ng Z. Tama ba ako, anak? Apo. So, meron tayong values ng Z in from different equations. So, ito yung next move. Ang Z dito, anak, at ang Z na nandirito, equate natin. Okay? Una, combination ng dalawang ito, no? Combination ng mga ina-highlight ko, ito at saka yun. That's the first combination. Kuha mo, anak? Apa. Ang pangalawang combination, ito at saka naman yung sa dulo. Guess mo yung instruction? Up. So, yung mga value ng Z nila, equate lang natin. So, ganito yan, anak. Copy-paste ko to, no? Lagay ko sa baba. Alisin ko yung Z dito. So, unahan. Ito daw, equal din dito. Guess mo siya, anak? Bali, yung dalawang Z, pinag-equate lang natin. Ito, at saka yun. Guess mo? Kilakihan ko, no? Yan. Next. After yan, dito naman sa banda rito, anak, yung Z dito, copy ko siya, no? Ito siya, type ko siya. Equal din sa Z ng nasa dulo. Yan. Lagyas mo ba kung paano nabuo yung mga equations na yan, anak? Okay. Ang gagawin natin ngayon, anak, next move. Ito siya, no? Ang next move natin, tingnan mo na lang yung product ng mga denominators. Anong product ng denominators natin dito? Pa? Ano yung product ng mga denominator, yung 4 and 3, kapag pinag-multiply natin? 12 po. 12. Ibig sabihin, anak, yung buong equation na to, imumultiply ko ng 12. Guess mo? Up. Ayun, copy-paste ko uli yan, no? Lagay ko dito sa baba. And then, lalagyan ko lang ng bracket, yung buo, para i-multiply natin ng 12. Ito siya, no? Tingnan mong maigi, anak. So, i-bracket ko yan. And then, multiply ko ng 12. Guess mo siya, anak? Apo. Kung ano yung ginawa ko sa left, yun din ang gagawin ko sa right. Copy-paste ko din yan. Ano yung pang-multiply ko naman sa right? Dito. Ano multiplier natin? If you will do the same thing katulad ng ginawa, 12 pa rin. Very good. So, nakuha mo siya. So, multiply ko ng 12 yan. Now, lakihan ko siya ng konti. Okay, tama na yung laki. Yan. Ito sumobra laki. Yan, pantay na sila. Yan. Ngayon, tinan mo, anak, ang gagawin ko, no? Yung 12, i-multiply ko dito. Kaya lang, 12 divide by 4, ilan, anak? Huh? Diba, 12 divide by 4, ito, ito. Pag multiply ko ito, o kaya ganito, anak, no? Divide mo, multiply ko ng 12. So, ganito gagawin ko ngayon. Simu-multiply ko ng 12 ang kabuuan ng equation para mas klaro sa iyo at kitang-kita mo, anak. Yan. Ito, ipaparenthesis ko yan. Yes mo, anak, no? Paparenthesis ko yung trinomial. And then, imu-multiply ko ng 12. Sulat ko yung 12 doon. Kung yung ginawa ko sa left, gagawin ko yung sa right. Ipaparenthesis ko din yan. At imu-multiply ko rin ng 12. Dito ko ilalagay yung 12. Yan.
So, okay na yung sa left. Punta tayo ngayon sa right. Copy-paste ko ulit yung nasa loob ng bracket. Yan. Ito ngayon, anak, i-parenthesis ko yan. Kamukha ng ginawa natin kanina. Are you sure nakakasulot ka pa ba, anak? Apo. Okay, parenthesis ko to, no? Yan. Siyempre, yung multiplier natin is 12. I-multiply ko ng 12 yung first trinomial natin. Yan. Kung yung ginawa ko sa left, ganun din ang gagawin ko sa right. Yan. Ito. And i-multiply ko rin ng 12 yan. Okay? Guess mo na? Guess mo siya, anak? Apa, apa. Okay. So, continuation yan. Mabuting masanay ka na sa mga ganito, anak, abang hindi pa nag-open yung klase ninyo. Para kung bibigyan man kayo ni teacher, advance ka na. Kung bibigay na madadali, aka nga ka sa'yo. Okay? So, ito muna. 12 divided by 4, anak. 3 po. 3. So, ibig sabihin, kung kaka-copy-paste ko yung sa taas, copy-paste ko, no? Since 12 divided by 4 is 3, 3 na lang ito. Agas mo siya? Up. Equal. Copy-paste ko rin yung nasa taas. Ito, no? Equate ko. Now, 12 divided by 3 is what? 4 po. So, 4 na lang yan. So, ganyan ngayon yung nasa left. Kuha mo siya, anak? Apa. So, liitin siguro natin. Mukhang lumaki yung mga numbers natin. Yan, para magkasya. Ito, lagay ko sa right, no? Yan. Tab ko lang ng konti para hindi dumikit. Yan. Ngayon, kamukha ng ginawa natin dito sa left. Ganun din ang gagawin natin sa kabilang equation. Copy-paste ko ulit yun, ano? Yan. So, copy ko yan. Copy. Then paste. Now, 12 divided by 3 is 4. So, yung 12 dito, gagawin kong 4. Kasi nga, 12 divided by 3 is 4. Kuha pa ba, anak? Apa. Equal. So, itong nasa right, copy ko rin yan. Yan. So, yung 12 magiging 4 na lang. At 12 divided by 4 is? 3 po. 3, ayan. So, ulitin ko sila. Yan. Nag-guess mo, anak? Apa. Okay. Next move. Yung 3, i-distribute ko sa bawat term dito ng 9 minus 3x minus 2y. Now, kung i-distribute ko yung 3 dito, anak, sa trinomial na yan, ano yung magiging sagot natin? Ano yung itatype ko? Pakicompute nga, anak. Pakidictate sa akin. Ano yung unang susulat ko? Dito. 3 times 9. 27 po. Yung susulat, ano susulat ko? 3 at saka negative 3x? 9x po. Ano yung sign? Negative po. Negative, so 9x. And then next term will be? 6y po. So anong sign? Positive po. Are you sure? Tingnan mo maigi. Negative po. Negative. Negative 6y. Kapag ang like sign, negative. Equal. O dito sa mas sa right, distribute mo yung 4 sa lahat ng mga terms. Ano susulat ko? 40 po. Then, followed by? Minus 8x po. Followed by? Minus 20y po. Okay, very good. You're doing great. Yan. So, we do again sa pangalawang equation. Okay, ano yung susulat ko, anak? Po. Then, followed by? Minus 8x po. Followed by? Minus 20y po. 20y, very good. How about sa right naman? 33 po. And then?
Negative 15x po. Very good. And then, followed by? Negative 6y po. Okay, you're doing great. Very good. Ngayon, ito yung instruction, anak. Pakinggan mo, no? Lahat ng may mga letters, dadaling ko sa left. Lahat ng mga walang letra na x and y, dapat nakasulat sa right. Kung ganun yung instruction, ibig sabihin dito, yung negative 9x at saka negative 6y, mareretain sa left. Tama ba si sir? Apa. Okay. And then, plus. Bakit plus? Okay, ito. Copy-paste ko na lang ito, no? Yung mga term na may letra sa right na negative 8x minus 21 at 20y, lilipat ko naman sa left. From right, lilipat ko ng left. So, dating negative, magiging positive. Huwag kakalimutang magpalit ng sign. Ito, magiging positive. Guess mo, anak? Equal. Yung 40 naman dito na nakasulat sa right, mareretain. Yung 27 naman na galing sa left, kung lilipat ko ng right, magiging? Plus. Hindi, yung 27, positive siya from left. Anong magiging sign sa right? Negative po. Lilipat natin yon. Nag-guess mo ba, anak? Up. Sure ka? Okay, next. Ito naman. Yung negative 8x minus 21 at 20y mareretain sa left. Up, up. Yan. And then, yung negative 15x minus 6y lilipat ko ng left. Ito siya. Kaso, paglipat ko, magpapalit ako ng sign. Magiging positive ang 15x at ang 6y. Yung 33 naman na nasa right, mareretain. Equals 33. Pero yung 40 from left, ililipat ko ng right, magiging ano na? Oh. Ano magiging sign ito pag linipat ko ng right? Negative po. Negative 40. So, minus 40. Yan. Okay, next move. Nakakapalaw ka, anak. Nasusundan bang ba lahat ng mga flow ng calculations natin? Gagayain mo lang yan mamaya. Gagayain mo lang yan, anak, mamaya. So, meron ka ng mga nakikita nga sample ng computation. So, ngayon dito, anak, itong mga i-highlight ko, ito, highlight ko yan, ano? Yung mga pare-parehong mga may x, add natin. Halimbawa yan, ito yung negative 9x at saka yung positive 8x. Kapag yan ay pinag-add natin, anong sagot? Yung naka-red. 1 po? 1 na lang. Ano yung sign? Negative po. Okay. So, negative 1x. Alright. Negative 1x. Yan naman, anak. I-highlight ko lang blue yung mga may y. Highlight ko sila, no? Ano ba yan? I-highlight ko lang blue. At saka ito. Kapag yan naman ang pinag-add natin, anong sagot natin? Negative. Are you sure? Tingnan mo, may mga sign. Positive 14. Positive po. 14y po. Y, very good. Equal. Eh, yung 40 minus 27 na nakilan? Negative 13 po. Negative 13. Are you sure? It is negative 13. Ano ba yung dominant na sign? Pa? Ano yung sign na nagdo-dominate? Ano ba yung number na mataas? Ay, positive pala pa. Positive. So, positive 13. Okay, wag ka magpapalit, anak, no? So, okay na yung sa left. Ngayon, we'll do the same thing here. Yung negative 8x, highlight ko ng blue naman. At saka yung positive 15x, highlight ko rin ng blue. Diyan, anak, anong sagot natin? Sa x muna tayo. Negative. Okay. Positive 7 po. Okay, very good. So, 7x. Okay, highlight ko naman ng kulay red yung mga may y's.
Tinuturuan na kita, anak, yung matitindi na. Para kung mag-aaral ka, advanced na yung knowledge mo, eh, feel ko naman na kayang-kaya mo. Eh. Yan. Paano yung dalawang yan, yung naka-red na marks na parehong may Y? Anong sagot dyan? Negative 14Y po. Okay, very good. You see, you're doing great. Equal. How about 33 minus 40? Anong sagot? 7 po. Okay, very good. Huwag kang magmadali yan. Kayang-kaya mo yan. Ngayon, alam mo yung ginawa natin kanina sa taas? Kung babalikan ito, no? Di ba namili ka ng letra dito kung ano yung una mong gustong hanapin? It's so happen, pinili Apo. Mo Z. Di ba? Ito, pinili mo Z lahat. Ngayon dito, anak, ipili ka uli ng letra na gusto mong hanapin. Sa dalawang yan, pili ka X or Y. X po. Ngayon, kung X ang pipiliin natin, ibig sabihin dapat sa left, matitira lang ang may X. Tama? Okay, so kung kaka-paste ko ang buong mga equations na yan, maghahanap tayo ng X sa parehong equation. Yan. Ito, anak, no? Yan. So dito, ibig sabihin, yung katabi ng negative 1X na 14Y, lilipat ko sa right. Kakat ko. Lilipat ko sa right. At saka ko papalitan ng sign. Remember, kapag naglilipat, laging nagpapalit ng sign. Can you follow? Can you follow, anak? Klaro ba? Eh dito, lilipat ko yung negative 14y sa right, magiging positive siya. Cut ko siya, no? Yeah. Lipat ko siya, and then papalitan ko ng sign, magiging positive. Guess mo siya, anak, hanggang dyan? Hindi na po. Hindi mo na mag-gets? Nalilito na po ako. Saan ka nalilitong portion? Sa baba? Yung sa negative 1x plus 14y Okay. 13 po. Ulitin ko, anak, no? Ulitin ko, anak, no? Cut ko siya. Yan. Anong gusto mo kasing letra? X po. So, lagay ko, no? Solving for X. Yan. Yan ngayon yung target natin, di ba? Kanina, ang ginawa natin, kung nag-target tayo dito, ang ginawa natin, solving for Z. Kaya inanap natin lahat sa Z. Ito sila, di ba? Opo. From 3 variables, naging 2 variables na lang ngayon dito. Ito yung mga result natin. I like ko itong mga to, no? Yan. Naging ganyan na lang yung dalawang. From 3 equations, naging 2 na lang yung equations natin. Nag-guess mo? Na-reduce. 2 na lang kasi inanap natin yung value ng Z. Agi-guess mo, anak? Di ba in-equate ko yung dalawang ito? At saka yun, eto sila. Guess mo? Okay. Ngayon, 2 na lang. Parang ito yung ginawa natin last week. Eto yan, 2 na lang sila. Agi-guess mo? Wait po, sir. Sige, anak. Hindi ko po maintindihan kung paano po nakuha yung 1. Negative 1x plus 14y equals 13. Ito siya, anak. Di ba dito? Yan. Di ba una, inuna natin yung negative 9x at saka positive 8x. Di ba parehong x? So pwede natin silang yan. Similar terms sila. So negative 9x at saka positive 8x. Ano sagot? Negative 1x po. Yun. Ngayon alam mo na? Okay. Yung negative 6y at saka yung 20y, ano yung sagot? Positive 14y po. Ito siya. Nag-guess mo na? And then yung 40 minus 27, di ba yun yung 13? Apa. Pakuha mo na siya dyan. Ngayon, ano gusto mong letra? X po. X. O, copy-paste ko uli yung dalawang yan, anak, no? Copy-paste ko. Since X ang pinili mo, anak, ganito explanation ni Sir Jan. Kung X ang hahanapin natin, alisin ko muna pagkaka-highlight. Yan.
dapat ang matira sa left, x lang. Di ba ito yung left? Up. Dapat ang matira dito, yung may x lang. So, para matira ang may x lang, anong lilipat ko? 14y po. So, ayun. Transfer ko yung 14y sa right. Lilipat ko siya dito. At dahil naglipat ako, papalitan ko ng sign. Guess mo na? Okay po. Yan. Eh dito anak, ano kasi yung inaanap natin? Yung may X po. X. Ano kailangan kong alisin dito? 14y po. So ililipat ko to sa right. Cut ko siya. At dahil ilipat ko, magpapalit ako ng sign. Magiging positive. Nag-guess mo na, anak? Up. Okay. So, copy-paste ko na naman yung buong ngayon, anak, no? Lagay ko sa next row. Ito siya. Ngayon, para maanap ko ang x sa both left and the right, ano ang ipang-divide ko both sides? 1x po. Ano yung number na ipag-divide ko? Anong sign? 1 po. Kasama yung sign, anak? Negative 1 po. Negative 1 ang pang-divide ko sa kabuuan ng equation. So, dito, negative 1 din. Guess mo siya, anak? Up. So, copy yan. Lalagyan ko rin ang fraction dito sa kasa right. Ano naman yung pang-divide ko sa kabuuan ng equation dyan? 7 po. 7. So, yun din. Ngayon, yung buong equation na yan, kamukha lang ginawa natin sa kanina, enter ko ulit, no? Copy-paste ko ulit. Ayan. So, ito, negative 1 over negative 1, 1 lang. So, pwede kong isulat na x na lang kasi makakancel ang parehong negative 1 sa taas at sa baba, numerator and denominator. So, x na lang yan. Dito, ganun din. 7 divided by 7 is 1. X na lang ang matitira. So, see, naanap natin ang value ng x from two equations. Guess mo, anak? Up. Ngayon. Wala na tayong ibang gagawin yan kundi equate ang mga values ng x. Ang x dito sa left at ang x sa right, equate lang natin. Guess mo? Up. Okay. So ito, copy ko yan. Copy. Enter ko, no? Lagay ko dito. Equal. Ang x nito equal dun sa x ng pangalawang equation. So, saan ko i-equate ngayon ito? Doon sa value ng x sa right. X is equal to x. Yan. Lagay ko dito, no? Yan. So, lagay ko dito, x is equal to x. Para hindi ka malito, x equals x. Yan. Ayusin ko pagkakasulat. Yung x sa left, ibig sabihin, anak, equate ko sa x sa right. So, lalagay ko x equals x. Kaya ganyan siya. Nag-guess mo? Up. O, yung sa taas, i-review ko lang, nak, no? Yan. Paano nangyari yan? Ganito ginawa ni Sir Anak, no? So, dito sa left, ang ginawa ko, ang z dito at z noon, in-equate ko. So, lalagay ko dito, z is equal to z. Yan. Dito naman, ganun din. Copy-paste ko lang ito. Para mag-guess mo yung logic. Yan. Para detail yung computation. Mag-guess mo na, anak? Up. Diba yung z ng dalawa, pinag-equate natin? Ngayon, eto. Ngayon, tignan mo siya, anak. Lakyan ko siya, no? Ano yung product ng dalawang denominator na negative 1 at saka 7? Negative 7 po? Negative 7, tama. So, ang gagawin ko ngayon, copy-paste ko ulit yan.
Ang buong equation ay lalagyan ko ng bracket. Yan. Lagyan ko ng bracket. And then, i-multiply ko ng negative 7. Yan. Guess mo na? Okay. So, dahil i-multiply ko ng negative 7 yung kabuwang yan, ito siya ngayon. Yan mo na, no? Yan. I-multiply ko ng negative 7 yung numerator. Lagyan ko muna nito. Yan. So, ito, i-multiply ko ng negative 7. So, dito ko ilalagay yung negative 7. Sa right, ganun din. I-multiply ko ng negative 7 yung kabuwang yan. Lagay ko dito yung negative 7. Okay, next move. Ngayon, anak. Negative 7 divided by negative 1 is ilan? Di ba parang negative? Kapag parang negative, anong sagot? Negative 7, 7 divided by 1? 6 po. 7 divided by 1? 7 po. 7. Ano yung sign? Negative po. Pareho silang negative, anak. As hindi ba sabi ko? Positive po. Positive. Kapag parehong negative, positive. Okay. So, ito, anak. Copy-paste ko lang yan. 7 divided by 1 is 7. So, lalagay ko lang sa baba. Yan. Palta ko yung sign ng 7. Nag-guess mo kung paano nakuha yan? Negative 7 over negative 1 is 7 na lang kasi. Now, sa right. Negative 7 divided by 7. Anong sagot? Negative 1 po. Okay, very good. So, type ko siya, no? So, ito, palitan ko lang negative 1. Ulit-ulit lang siya, anak. Yung flow, ganun lang. Okay. Ayan, anak, no? Ngayon, ang gagawin natin, i-distribute natin yung 7 sa bawat term ng negative ng 13 minus 14y. Okay, ito, anak, no? Kung i-multiply ko yung 7 at 13, anong sagot? Wait lang po. Okay, ma'am. Ninety-one. Okay. 91. Eh, yung second term, anong magiging sagot? Ninety-eight. Okay, tama. Anong sign? Positive po. Ano, tingnan mo ba yung ganak? Ano yung sign ng 7? Positive yung 7. Anong sign ng negative 14? Negative po. Kapag hindi pareho ang sign, ano ang product? Negative po. Negative. So, this will be what? Negative po. Negative, ano? 98y po. Okay, very good. Equal. O yung sa right naman, paano gagawin yan? Negative 1 times negative 7. Ano sagot? Seven po. Okay, very good. Kasi pareho ng sign. Negative 1 times 14y, anong sagot? Negative 14y po. Negative 14y. Okay. Ayun. Lahat ng may y, dadaling ko sa left. Lahat ng walang y, dadaling ko sa right. Basta lahat ng may letra, ililipat ko sa left. So, ibig sabihin, mareretain yung naka-red sa left. O, yung mga naka-red, dapat nasa left lahat yan. So, ibig sabihin ito, maiiwan yan
sa left. Negative 98y. Yung negative 14y naman, pag lilipat ko sa left, magiging positive 14y. Yeah, copy paste ko. So, magiging positive equal. And then, yung 7, di ba naiwan, no? 7. Ngayon, anak, ano yung magiging sign ng 91 sa right? Negative po. Minus 91. Ayan. Calculate mo nga, anak. Negative 98y plus 14y. Anong sagot? 84 po. Anong sign? Plus po. Are you sure? Tinan mo, alin ba yung dominant na sign? Ay, negative po. Negative. So, negative 84y equal 7 minus 91. Po. Anong sign? Negative po. Okay, very good. Yan. So ngayon, kung titinan mo anak, y lang ang inaanap natin. Ang ibig sabihin dito anak, obligado si sir na yung kabuuan ng equation i-divide ko sa isang number. And what do you think is the number that I'm going to divide both sides? Ano ba yung katabi ng y? 84 po. Anong sign? Negative po. So negative. So yun ang pang-divide natin both left and the right. So ano yung nasa katabi ng inaanap, yun ang pang-divide both left and right. So ito, i-divide ko rin with the same number. So both left and right, mag-divide ako ng negative 84. Ito rin, divide ko ng negative 84. Guess mo, anak? Up. Okay. Ayun, anak. Negative 84 over negative 84 is 1. Positive. Dito rin. Up. Positive. So, makatawid, ang sagot natin, y is equal to? 1 po. 1. Yan. Hindi nahanap natin ang value ng y, which is 1. Kapag nahanap mo lang ang value ng y, madali na lang. Tingnan mo yung mga naka-highlight sa taas, no? Anak, no? Di ba kanina, pinag-equate natin yung dalawang x, ito, yan. Highlight ko sila, no? Para madaling mahanap yung naka-yellow mark. Yan. Di ba nahanap na natin ang value ng y? Opo. So, ang gagawin natin ngayon dito, anak, dito, copy-paste ko yan, anak, no? Yan, ito siya. Yan. Copy-paste ko lang sila. Ngayon, yung y, papalitan ko lang ng 1. Ito, papalitan ko ng 1. Di ba? Guess mo? Ngayon, equal. 13 minus 14 is what? Ito, no? Ipakita ko siya ng buo, anak, para hindi ka malito. Yan. Ito siya. Fraction. 13 minus 14 over negative 1 equal 13 minus 14 is negative 1 over negative 1. Negative 1 over negative 1, 1. Guess mo siya, anak? Up. Klaro ba? Apa. Okay. So, yun ang sagot natin dyan. Yun, dito naman, anak, alam, undo ko siya. Yan. Ganun din. Substitute din ako. Copy-paste ko lang siya, anak, no? Ito, no? Sa right, ganun din. Siguro iwalay ko. Enter ko to, no? Cut ko na lang ito, lagay ko sa baba para hindi ka mahirapan. Okay po. Cut ko siya, cut. Para hindi dikit-dikit. Yan. Yan, enter ko. Dito ko ilalagay yon.
So kung yung ginawa ko sa left, ganun din ang gagawin ko sa right. Ito ngayon, copy-paste ko uli yan. Masasolve kasi tayo ng x eh. Yan. So yung y dito, papalitan ko ngayon ng 1. Tama ba, anak? Oh. Kasi value ng y is 1 eh. So magiging sagot sa taas, ito siya. Fraction uli. Substitution na lang tayo. Negative 7. 14 times 1 is 14. So, plus 14 over 7 sa baba. Equal. Fraction uli yan. Negative 7 plus 14 is positive 7 over 7. Sagot, 1. Guess mo? Ibig sabihin, ang value pala ng x, 1. Nalilito po akong umte. Nag-substitute lang nalilito tayo. Nalilito po akong umte. Dito, sa substitution? Apo. Papalitan mo lang yung y, di ba ang value ng y, 1? Up. So yung y, pinalitan ko lang ng 1, kaya naging 14 times 1. Guess mo? Up. Pero ayun. Paano po nakuha yung 7 over 7? Negative 7 plus 14, anong sagot? Anong negative 7 plus 14? 7 diba? Po. Ito siya sa taas. Ito yun. Akala ko naman po, pinag-minus po yung dalawa po, yung negative 7 plus 14, plus mo po yung isa pa po. Hindi. Sa taas lang. Iba yung sa baba. Kuha mo siya, anak. Okay pa. So, negative 7 plus 14 is positive 7. Yung denominator, as it is siya. So, 7 divided by 7 now is 1. Guess mo? Sigurado ka. Guess mo na. Okay kasi na po. Kaya tayo nag-substitute, ang value ng y is 1 na. So ngayon, ano yung value ng x and y? Alam mo na, di ba? Apo. Pareho ang value ng x and y. So babalikan natin ngayon yung z. Akyat ulit tayo. Yan. Eh, di ba may talong z tayo? Apo. Yung x at saka y, may value na parehong 1, tama? Apa. Ako. Ito ngayon, yan. Copy paste ko uli yan. Yan mo ako, anak, no? Yung x, papalitan ko ng 1. Kasi nga, may value na tayo ng x. Yung y, papalitan ko ng 1. Kasi nga, may value na tayo ng y. Guess mo siya? Apa. Yan, para mapabilis yung calculation mo, anak, di ba may calculator ka? Yan. Pansan ko na, no? Okay, pakita ko yung calc para direct siya. Para direct siya. Ganito ang pagsasolve. Okay, gagamitan natin ng calc. Anyway, palitan muna natin ng puro mga 1 yung mga yan. Ito, no? Copy-paste ko uli yan. Then, x and y, both, I'll change them to 1. Yung x and y. Ito, gawin ko lang 1 yan. Yung y, palitan ko din ng 1. Dito, copy-paste ko rin yan. Ito. So, copy-paste ko muna. Copy. Then paste. Then I'll show you sa calc. So, palitan ko lang 1 yan. Yan. Kumusta, anak? Okay, sa calc, pakita ko, no? Open ko yung calculator ko. Yung calculator ni sir. Then afterward, ikaw ang magsasolve. Yan, tinan mo lang, no? Ito siya, di ba? Na-type ko yan sa calc. Kita mo yung calc ni sir? Okay, so solve ko siya, no? Una, fraction. Ito tayo, no? 9 minus 3. So, we have 9 minus 3 times 1 minus 2 times 1 over 4. Cursor to the right. Yan. Di ba kamukha lang ito at saka yun? Tignan mo yung sa calc. Equal ko lang. Anong value?
1 po. So, ang value ng say natin, 1 lang. O, kapipis ko na lang yan para mabilis. And then, ito magiging 1 na lang yan. Yes mo siya, anak? Okay, apa. Punta tayo sa pangalawa. O, 0 kule, no? Okay, 10. Fraction muna pala. Fraction. Ah, nakalimutan ko yung fraction nito. 10 minus 2 times 1 minus 5 times 1 over 3. Question to the right, then equal. Anong value? Ano value? 1. Okay. Copy ko siya, no? Kahit saan natin i-substitute, hindi pwedeng hindi makakapareho ng sagot ang lahat ng Z. Kung Z ito, 1, Z is 1, automatic ito, Z is equal to 1 din. Pero maganda, ipakita ko kung bakit, no? Ang value sigurado dito, 1. Hindi pwedeng hindi sila pare-parehas ng sagot. Kapag yan hindi nakaparehas, ibig sabihin, there's something wrong sa computation natin buwat pa kanina. Pero tingnan natin yung pangatlo, anak, no? Kung tatama tayo ng Z is equals to 1. So, una, fraction, 11 minus 5 times 1 minus 2 times 1. And then, cursor down, divide by 4, cursor to the right para dun mag-blink. Then equal 1. Yes mo siya, anak? Up. So, ibig sabihin, ang mga sagot natin, ang value, ito yung mga sagot natin. The answers. Yan. Ito yung mga sagot natin. Yung unang sagot natin, na nahanap, x equal 1. And then, y equals 1. And then, Z equals 1. Nahanap natin lahat ng mga unknown variables. X is 1, Y is 1, Z is 1. Kuha mo siya, anak? Apo. Yes, ngayon, ang gagawin mo, anak, kukopyin ko to, no? Lilipat ko ng ibang page, kaya lang papalitan ko yung given. Si sir, mabilis gumawa ng example on the spot. Di natin kailangan tumingin ng libro para maka-invento lang tayo ng halimbawa. Yung mga example na ibibigay ko, anak, na ginagawa ko pa lang, alam ko na in advance yung mga sagot. Okay? Eto, palitan ko yung 3x, gawin kong 2. Yan. Eto, gawin kong 8 to. Yan. Ito, revise ko lang yung 5, gawin kong 7, and then gawin kong 12 to. 11 na lang. Yan. Ito gawin kong ayan. Okay, gawin kong x plus 7 y plus 3 z equals 11. Yan. Okay, tama siya. Ito naman, palitan ko, gawin kong 3. Kaya lang ilan yan? 9. Ah, 9 nga. Tingnan ko nga, no? Gawin kong 9. So, okay, safety yan. Okay, so yan ngayon yung talong equations natin. I want you to solve for x, y, and z. You do the same method. Copyin mo muna, anak. Then I'll give you the entire period to get the correct answers. Para hindi ka malito, anak, no? Pwede mo i-double check sa calc you. Since starting ka pa lang naman, ano, hindi naman bawal ito kasi talaga namang tinuturuan kita. Hindi ka naman nag-e-exam. Para lang may guide ka. Iyon. Para ma-double check mo na tama ang ginawa mo, gamitin mo calc you after ng solution mo. Okay? Halimbawa, nasagot mo na yan, ano? Ito gawin mo, anak. Gawin mo yung calc you mo. I'll just press mode. Mode. Hanapin ko yung 5, yung equation. Equation 5. And then pipiliin ko yung 2. Ito, ito. Yung may DL sa dulo. Yes, manak? I'll choose number 2. Now, lumitaw yung 2. Lumitaw A, B, C, D yan, anak. So, 2, 2, 4, 8 na type ko. Ito muna ako sa una.
I'll type 2 equal 2 equal 4 equal 8. Yan. Equal. Bababa yung cursor dito automatic. Ibig sabihin yung 2, 2, 4, 8 na type ko na from the first equation. Second equation, 1, 7, 3, 11. 1 equal 7 equal 3 equal 11 equal. So, tapos na ako sa second equation. 3, 2, 4, 9 naman tayo. I'll type 3. I'll press 2 equal 4 equal 9 equal. Press ko yung equal ngayon. Isa. Ano yung lumitaw? X equals to 1, di ba? Isang press pa. Y is equal to 1. Isang press pa. Z is equal to 1. Ganyan kadali sa calculator. Pero anak, kailangan alam mo yung basic concept. Kuha mo na siya? Yan mo i-double check yung answer mo. Kapag nagpare sa calculator, ibig sabihin tama ang calculation mo. Okay. So, anong sagot ngayon dito? Yan ang isolve mo, anak. Gamit ang konseptong natutunan mo kanina. So, you may start now, anak. I'll wait for you. Ayan yung umpisa para nakikita mo siya. Then afterward, you just show me your solution on the screen, no? Lalakihan ko yung screen natin para makita ko yung solution mo. Dapat makuha mo yan, anak, para very good ka. Pag nakuha mo yan, ay, naku, pwede ka nang mag-advance sa college. Taktaw ko na lang 6 years. Sir, ano kasi po yung susulat? Ano yung susulat? Ay, yung problem na gagawin mo? Ito siya, na? Ito. Wait lang po. Happy ka po. Lakihan ko, no? Tapos, yan. Yan, ito sila. Wait lang po. Happy ka po. Sige, anak. Lakihan ko lang sila. Okay na po. Okay. So you may start working na, anak. Para learning by doing tayo. Okay po. I'll give you enough time, anak, no? Just try to tell me finish ka na. Thank you.
Gusto mo anak, i-save ko to para nakikita mo siya sa gadget mo. Save ko siya. Lagyan ko ng pangalan, Gabriel. And then, send ko sa messenger mo para ma-open mo. Para hindi ka mahirapan. Para nakikita mo yung solution. Okay po. Ito siya anak. Para mas safety kang mag-solve. Kapag iyan nakuha mo anak, ay nako, matinding kaalaman na yung natutunan mo.
sobrang advanced ka na compared sa mga magiging classmates mo. Yan. Yan lang. Okay? Send ko na. Para ma-open mo and then makikita mo yung way kung paano ako nag-solve. Be careful sa computation, anak, no? Para hindi ka magkamali. Okay po. Di baling matagal, slowly but surely tayo.
Kaya mo yan, anak.
ba po, sir? Sige, anak. Yung X po, 1. Yes. Yung Y po, 1. Yes. Yung Z po, 1. Very good. Yun talaga lumitaw ng mga sagot. Okay, may I see your solution, anak? Okay, stop share ko siya, no? Gusto ko i-plus mo, ipakita mo sa akin yung mga solutions mo. Okay, i-change ko lang yung ano, yung view ng camera, no? From immersive. No. So cancel ko yung immersive. Iba ang gawin ko. Paano kasi 'yon? Okay, dapat yung sa'yo makita ko eh. Okay, talk ka lang yan. Okay. Malabo siya, anak. Ano ba ginamit mo? Ballpen ba? Pencil? Pencil po. May I see? Pating nga uli. Teka lang. Okay, yan yung pinag-iwalay mo yung 3 equations, no? Apo. Okay. May you please kindly dictate na lang, anak. Okay, no? Kunwari, gagawin ko siya. And then, ano yung una mong ginompute? Saan ka nag-start? Ano yung una mong... Why po? Why? So, ibig sabihin, so kung pag-iwalay ko yung talong yan, dito, no? So, copy-paste ko rin. Ito yung gitna. Ganyan na ganyan yung ginawa mo, di ba? Ito, daling ko sa gitna. And then, ito, daling ko sa dulo. Yan. Kung Y ang yung unang ginawa, okay, dating ko lang. Kung Y ang unang mong ginawa, anak, may I know kung paano mo ginawa yung dito sa 2X plus 2Y equals to 4Z plus 8? Ano yung mga nilipat mo? Yung 2Y po, iniwan po dun sa left. Okay. Tapos nun po, yung 2X po, nilagay ko po sa likuran ng 8. Yung 4Z po, nilagay ko po sa likuran ng 2X. Okay. Tapos, ito. Wait lang, anak, no? So, anong nag-i-sign ng 2X sa right? Po? Anong naging sign ng mga lilipat negative mo? Po. Negative 2X ito. Eh, yung 4Z, anong sign niya? Negative din? Negative din po. Yan. Ganyan ba pagkakasulat sa'yo? Apo. Okay. So, lipat tayo dito sa kabila, no? Para lang... Sure. Okay. Ano yung mga nilipat mo dito? Yung X po at yung 3Z po. So, minus 3Z. So, buburin ko yung dalawa sa left. At saka yun. Ganyan ba? Up. Okay. So, punta tayo sa right. And, okay. Para lang sure, no? Tingnan natin kung parehong-pareho. So, ano yung mga lilipat dito? Yung 3X po at 4Z. Ano yung naging sign nila? Negative po. Okay, very good. Saka yun. So, bubrain ko yung mga ito sa left. Siyempre, sa ilang ako makikiling niya na lang. Now, ano yung pinag-divide mo sa buong equation dito? 2 po. So, left and right yan, anak, no? Okay, tinan natin. Kung pareho tayo. So, fraction dito. Fraction doon. So, both sides, i-divide ko ng 2. Tama? Apo. Yan. Ganyan na ganyan din sa'yo? Apo. Okay, copy-paste ko rin ito. Ang galing mo, anak, ha? Very good ka. Ngayon ko palang tinuro sa'yo ito. Kuha mo na kaagad. So, fraction ko ito. Pwedeng-pwede kang kumuha ng engineering or science. Ano yung pinag-divide mo dito? 7 po. Okay, very good. You're doing great. Yan. Tapos punta ako ng third equation.
Okay, I will do the same thing. Fraction, fraction. Both left and right. Yan. Tsaka to. So, ano yung pang didivide ko both sides, anak? 2 po. Okay, very good. Okay, lakyan ko lang sila, no? Para kitang-kita sa monitor. Yan. So, copy-paste ko ulit yung talong yan. So, definitely, alam mo na, no? Magiging maalis na yung mga fraction sa left. Ito, magiging ano na lang ito? Yung sa left. 2y over 2, magiging y na lang. Same thing here, magiging y na lang. At ito, magiging y na lang. Okay, very good. So, meron tayong yan ng dalawang y is equal to y. Tama ba ko? Apo. Y is equal to y sa left. And then, copy-paste ko lang yan. Copy. Then, paste. Tama? Ganyan ba sa'yo, anak? Okay, tinang ko. Ayan. So, ano yung mga i-equate ko dito? Pa? Ano yung mga i-equate natin dito sa first y is equals to y? Ano ba yung pinag-equate po? Ito ba? 14 po. E di, ano yung mga in-equate mo dito? Ito ba yon? Apo. At saka yung sa gitna, tama ba ako? Equal? Ganyan ba sa'yo? Equal dito? Apo. Ah, yan. Ganyan ba yung sa'yo? Ganyan apo, apo. Okay, very good. Okay, very good, anak. Okay, ito ngayon at saka yung sa isa. Equal doon. Now, ali yung multiplier mo, anak, sa kabuuan? Copy-paste ko muna sila lahat, ano? 14 po. Okay, very good. Parehong 14 lang, di ba? Okay, okay. Kung siya. Very good, anak. Eh, dito, multiply mo lang 14. Hindi ba, anak, mo siya, sarap sa pakiramdam. Iyan, pinag-iirapan na ng mga college students yan, anak, pero ikaw nakuha mo. Yan, eto, no? Multiply ko yung kabuwang yan ng 14. Ganyan na ganyan ba yung sa'yo? Apo. Okay, very good. Ngayon, i-multiply ko ngayon yung both sides ng equation natin by 14. So, copy-paste ko ulit. Ngayon dito, lalagyan ko ng parenthesis. Yung nasa left. Kailangan matapos ni sir. Pakita mo yung sa'yo din. And dito, 14. Type ko dito, 14. Tama ba ako? Apo. Okay. And dito. 14. Yan. Then, sa right, ganun din. Ta-type ko to. Copy ko and then paste ko uli. Dito, lagyan ko ng parenthesis. Yan. Type ko uli yung 14 doon. Same thing also here. Lagyan ko ng parenthesis. Then type ko uli yung 14. So far, pareho pa ba tayo? Apo. Okay. Ibig sabihin, kuha mo talaga. And then, 14 divided by 2 is what? 7 po. 7. So, copy-paste ko lang isa taas. Copy. 7. So, gawin ko 7 yan. Tapos, equal. Ito, 14 divided by 7 is? 2 po. So, pareho pa rin tayo, no? Yan, doing great, anak. Yan, dito. So, this will be 2. Punta ako ng kabila. Yan. Liitin ko yung mga pagkakasulat, lumaki. Mukhang hindi magkakasya, yan. Ito, i-move ko ng konti sa right. Ito rin. Ito rin. Para magkalayo. Yan.
Ayun, dito naman. Ulitin ko rin ito. Laki eh. Yan, para kasya. So, 14 divided by 7 is? 2 po. 2. So, copy ko yun. Yan. Copy and then I'll type 2. Huwag ko ng konti. So, 2 na lang yung 14. Then, equal 14 divided by 2 is? 7 po. 7. So, dito, 7. Yan. Basta ko na 7 yun. And then, saka ako na lang liitin. Uli ito. Yan. Ganyan na ganyan ba, anak sa'yo? Apo. Okay, dito anak, pakidictate, no? Gusto ko sa'yo manggaling. Since tapos na sa'yo, no? Pakidictate nga, sagot mo dito sa left. 56 then? Minus 14x minus 28z po. Okay, very good. Kuha mo talaga siya. Dito sa right? 22 minus 2x okay. Minus 6z. Okay, very good. Kuha mo siya. Sakto-sakto, anak. Ganyan nga talaga siya. Tama, ang galing ha. Okay, okay. Lakihan ko na konti. Yan. O, punta tayo sa right. No, wait lang ha. Open ko lang yung equation editor. Yan. Equation editor tayo. Okay, pakidictate nga uli, anak. Sagot mo dito, yung nasulat mo. 22 minus 2x minus 6z po. Okay, you're doing great. Next. 18 teka, minus... Teka. 7 yun, di ba? 7 times 9, di ba? 9 yun. Ano ba yung nababasa mo? Wait po. Mali nga po. Wait po. Get up. Okay, sige. Minus 27x. Oops. Tingnan mo maigi. Ano ba yung nasa labas? Ay, o nga pala po, 7. 21 po. 21x. Okay. Then? 28z po. Ano yung sign? Negative 28z po. Okay. So, kuha mo siya. Ganyan siya, anak, no? Ano yung mga mararating sa left? Negative 14x plus 2x po. Negative 14x plus 2x at saka ano? Kahit po yun doon po sa kabila. Oh, lipat lahat, di ba? Ano yung mga negative 14x ito, di ba? Plus apo. 2x. Ano pa? Yung sa C naman? Sa Z po? Oh, Z. Oh, sa Z. Okay. Negative 28Z po. Tapos? Plus 6Z. Ano yung mapupunta sa right? 56 po. At 22. Ali yung magiging sign ng 56? Negative po. Okay. So, ganyan ba yung sa'yo? Apo. O sa right tayo? Dito naman sa next. Sa next column. Ali yung mga nakatype sa'yo? Yung X muna po, di ba? Okay, nako. Negative 2x po. Tapos? Plus 21x. And then? So, Z naman?
Dictate mo na lang, okay? Negative 6z plus 28z po. Okay, very good. Equal? 22 minus 21 po. Hindi na. Sa mga walang x and z tayo, ano ba yun? 63. Tama, 63? Opo. 63, negative 22 po. Okay, yan. Okay. Pakisolve nga yung may mga x dito sa left. Nakikita mo sa monitor. Lahat po ayon sa ano lang po. Lahat na lang. Yung sa x, z, tsaka sa mga numerals. Paki-finalize yung equation. 12 plus ano yung sign? 20. Negative po. Negative 12 plus 22z. 12x plus, are you sure 20, plus siya? Ay. Tingnan mo magigyan. Negative pala po, negative pala negative po. Negative 22z po. Equal 34 po. Anong sign? Negative po. Negative 34. So, tama. Kapunta tayo sa right. Pakicalculate nga, anak, yung sa right. 19x po. Tapos? Wait po. Are you sure? Tingnan mo maigyanak yung mga numerals. Ay, mali po. 22z pala po. Okay, 22Z. Plus equal 41 okay, po. 41. Positive. Positive okay, po. Very good. Now, diba, namili ka dito ng letra. Anong letra ang pinili mo dyan? Wait po. X po. X. So, kung magagaling tayo dito, ano yung una kong ililipat sa right? Yung 20Z, 22Z okay. Po. Okay. So, copy-paste ko silang lahat, anak, no? So, ito, lilipat ko sa right. Tama? Copy. Opo. Then, paste. So, magpapalit tayo ng sign. Correct? Opo. Eh dito, ano yung lilipat ko? 22Z din po. 22Z din. Lilipat ko ito sa right. Cut ko siya. Anong magiging sign niya? Negative po. Negative. Ayan, ano yung pang di-divide ko sa buong equation dito sa left? Negative 12 po. Okay, very good. Ibig sabihin, nakaka-catch up ka na talaga. Okay, ipa-fraction ko yung sa left. Nasusundan mo na siya, anak? Opo. Okay. Nakakapagod nga lang. Ganyan talaga kapag nagsusolve. Ayan. Dito na. Kompletuhin ko muna yung mga fraction symbol natin. Ayan. Ano pang di-divide ko dito? Negative 12 po. Negative 12. Type ko negative 12. Ganun din sa right. Negative 12 din. Dito, ano pang di-divide ko? 19 po. 19. 19, okay. So, lakihan ko lang sila, no? Then, copy-paste ko uli yung buo. Yung sa left, magiging X na lang. Ito rin, magiging X na lang. Guess mo siya, anak? Apo. Ibig sabihin yan, X is equal to X na naman tayo. Okay?
So, lilipat ko dito, ganun pa rin. Okay, x equals to x. Ibig sabihin ito, yung x dito, copy, equal lang sa x sa kabila. Tama ba si sir? Okay. Ano pinag-multiply mo dyan sa kabuuan na yan? Copy-paste ko yan, anak, no? Ano pinag-multiply mo sa kabuuan? 12 times 19, di ba? Negative, wait po. Negative 228 po. Negative 228. Teka lang, anak, no? Pakita ko lang yung fraction symbol. Eto, ito, yung pala, yan. Tignan natin, no? Di ba 12 at saka 9 is 21? Saka 210? Ilan yung sagot mo? 228 po. Okay. Tama. Kasi 12 at saka 9, kapag in-add mo 21, lagay mo na 0, 210. Tsaka 2 times 9, 18. So, 228. Negative 228 ang multiplier natin. Very good, anak. Okay. Ngayon, diba yan siya, no? Ibig sabihin yan, yung negative 228, i-multiply ko both numerator, sa numerator ng both left and right. Ito siya, anak, no? Ito, yung nasa left, i-multiply ko ng negative 228. So, anong ko muna? Parenthesis ko muna. Ganun din sa right. So, ang multiplier ko both left and right is negative 228. Tama lang, no? Ito, negative 228. Yan. Ngayon, copy-paste ko yung mga nasa taas lang. Kasi ko yung negative 228. Ali yung number kapag dinivide ko ang negative 228 divide by negative 12? 19 po. 19. So, dito, sa left, equal. Ali yung number kapag dinivide ko ang negative 228 sa 19? 12 po. Ali yung sign? Negative po. Negative 12. Okay, very good. Ayun. Pakiayos nga to, anak. 19 times negative 34? Negative 646 po. Negative 646. Tapos, plus? 418Z po. 418Z. Equal? Apo. Next, 12 times 41? Negative 492 po. Negative 492. Then next, positive? 12 times 22? Negative 264 po. Are you sure? Negative siya o positive? Di ba negative, positive nga pala po. Positive. Ano sagot? Mali po yung pagkabasa ko. Negative, positive, ano? Positive 264Z po. Okay. Tignan natin, lock, no? So, dito sa baba niyan, yung parehong may Z, mareretain, di ba? So, copy-paste ko yun. Minus 264Z. Tama ba ako? Apo. Equal negative 492 plus 646. Ano yung sagot sa left? 154 po. 154. Up. Are you sure? I wait po. Ganyan? 154 po. Z. Okay, tama. 154 Z. Tapos, equal? Negative 154 po. Negative o positive? One negative po. Bakit naging negative?
Ay, ayaw nga pala po, mas mataas nga pala po. Okay, Positive so niyan pala po. 154, very good. Okay, kung ano anak, no? Ngayon, mali po yung nalagay ko pong sign dito. Okay, so copy ko to, no? Yan. Ano yung pagdi-divide ko both left and right? Ngayon? 154 po. 154. So copy ko siya, no? Pero naiintindihan mo na siya? Nakukuha mo na? Sure ka? Okay, so 154 ito, no? So, divide ko ng 154 both sides. Dito, 154. So, ibig sabihin niya, ang value ng Z natin is equal to 1. 1. So, kung ang value ng Z is equal to 1, ganito lang yan, anak, para hindi ka na mahirapan, no? Nakikita mo ba yung dalawang equation dito ng X? Para continue siya, no? Ang gagawin lang ni sir, yung dalawang X natin na equation dito, kukopyin ko lang sila lahat. Ito sila, no? Asan ba yun? Hanapin ko sila, no? Ito, yung dalawang yan. Diba, nakuha na natin yung value ng Z? Yan. Up. So dito, lahat ng Z, papalitan lang natin ng 1. 1. Ito. Palitan ko lang 1 yan. At saka yun, papalitan ko lang ng 1. Yan siya. So, kung susolve natin yan, continue ko siya. Ako, copy-paste ko na lang, ano? Yan, copy. Simplify natin ng paunti-unti. 22 times 1 is 22, tama? Apo. Simplify ko yun. Ito, negative 22 times 1 is 22. Apo. The next. Copy-paste ko ulit. Hanggang sa lumiliit. Yan. Negative 34 plus 22, ilan yan, anak? Sa taas. That would be? 58 po. Ay, 56. Negative 34 plus 22. Negative 24 plus 22. 12 po. Negative 12. Tama, no? Yan. How about 41 minus 22, ano sagot? 19 po. 19. You see, 19 over 19 and negative 12 over negative 12, parehong 1. Tama ba ako? Up. So, nakakuha tayo ng sagot na parehong 1. Ayun, nahanap na natin ang x, 1. Dapat parehong 1 ang sagot. Ngayon naman, dahil may value na tayo ng z, ito yung z, di ba, no? May value na rin tayo ng x, yung dalawa, yan. Kahit anong equation piliin mo, 1 talaga makukuha natin. Kukunin naman natin yung isang variable na wawala pa. Ito yung isang variable na kailangan natin isolve, yung y. Kopyin ko sila lahat, anak, no? Yan. Kopyin ko yung talo. Kailangan ng sagot dyan, pare-parehas lang. Dahil kung makakaiba ng lilitaw na sagot na y dyan, ibig sabihin, may mali na sa solusyon natin. So, copy-paste ko ulit, no? Ibig sabihin, yung x and z, papalitan ko lang ng 1. So, same thing din dito sa z. Palitan ko ng 1 yan. Asan ba ito? Taas yan. Ito rin, papalitan ko ng 1. Yung x. And then, yung z, palitan ko rin ng 1. Yung x dito, palitan ko rin ng 1 kasi substitution process tayo. Yung z, papalitan ko rin ng 1. Yes mo siya, anak? Oh! Sure ka na, itindihan mo yung discussion natin ngayon, ha? Yan, okay. So, ngayon, copy-paste ko uli yan, simplify ko uli. Diba ito magiging 2 na lang? Apa. Ito magiging 4 na lang. Sa taas. Delete ko lang yung 1. Yan. Ito magiging 3 na lang. 3 times 1 is 3. Ito magiging minus 3 na lang. Alisin ko yung lega yung 1. Ito ganun din. Yan. Yun. Ipop ko lang. Yan. So, copy-paste ko uli lahat yung mga yan.
8 minus 2 minus 4 is simply equal to 2. Tama? 2 po. Ito, apo. 7. Apo. 11 minus 1 minus 3 is 7, di ba? Up. Ito naman is 9 minus 3 minus 4 is also 2. 2 po. Yan. Kasi ko na lang yun. Yan. Kuku lang sila. Finally, copy-paste ko ulit yung mga yan, makikita mo na ng value ng y, aling mga equation ang piliin mo, puro mga 1. So, hindi ba detalyado siya? Pero sa totoo lang, anak, kahit isa lang ang piliin mo, kapag nasa klase ka na, isa lang pipiliin mo. Kaya lang ako, pinakita ko siya ng buo para kumpletos recados yung matutunan mo. Nakuha mo ba siya, anak? Apo. Okay. So, ibig sabihin, meron ka na namang panibagong natutunan ngayon. Yan anak, eto gagawin mo sa bahay. Hindi pwedeng tinuro ko lang sa iyo tapos hindi ka magta-try. Okay? Ito gagawin mo anak. Ibigay ko yung mga final answers but gagawin kita. Gawin mo hangga't hindi mo nakukuha yung mga tamang sagot, do not stop computing and reviewing. Ganito na anak na. Halimbawa to, palitan ko ng 3 'yon. Kuha mo siya, anak, no? Ito, gagawin kondisyon. Hindi naman laging 1 ang sagot. Minsan, hindi pare-pareho yung X, Y, and Z. Nagkataon lang yung mga binigay kong halimbawa, pare-pareho. Okay? Halimbawa to ginawa kong 22. Wari lang, anak, no? 22. Ito, ginawa kong, kunwari, 9. Ito, yung nasa right, ginawa kong 30. 30. Okay, 2x plus 3y plus 4z is equals to 18. X plus 7y plus 3z is equal to 22. Okay, tama ba? Okay, 22 nga. 9x plus 2y plus 4z is equals to 30. Tama ba? Okay, tama rin. Actually, mga sagot dyan, anak, i-reveal ko. But I want to do it by solving. Hindi yung dahil sinabi ko lang yung mga sagot, at saka may calculator lang. Gawin mo talaga siya para kumpleto talagang matutunan mo. Ang mga final answer dyan sa anak, ito. Dapat yan ang mga makulong sagot. Nakuha mo? Tama ba yung sagot mo? Parang nagigess mo yung discarte ni sir kung paano ko ginawa yung mga example. Nagigess mo? Ako mo yung sagot po. Okay, kasi nga, very obvious, pero anak, dapat ganyan ako kabilis gumawa ng example kasi alam ko kaagad yung sagot. Tama, mga dos, mga sagot dyan. Sikreto dyan, para mabilis ako makapagbigay ng example, ina-add ko lang yung mga number, then dinoble ko lang. Tama? Kaya kung halimbawa, ginawa kong 27 yan. Tinan mo ha? Ginawa kong 27 yan. Ginawa kong 33 ito. Ginawa kong 45 yan. Ano sa palagay mo sagot? Wait pa. Sigurado yan, anak, makukuha yan. Pero hindi mo laging makukuha ng ganyan yan, anak. Nakataon lang ngayon. Apa. Okay, ano sagot dyan? Wait pa. Hindi ko po alam. 3, anak. You know why? 2 plus 3 plus 4 is 9. And 27 divided by 9 is 3. Tapos isi-check ko dito. 1 plus 7 plus 3, 11. 33 divided by 11 is 3. Diba? 9 plus 2 plus 4 is 15. 45 divided by 15 is 3. Ibig na pinili 3 mga sagot. Okay mo siya. Okay, ito na yung assignment mo. Ito na silang 3. Para malalaki yung mga numbers and then mas ma-ensayo yung mathematical ability mo. Mas mag-improve yung mathematical skills mo. Klaro ba, anak? Apa. I am really waiting for you to solve this. Ganito, anak, gawin mo. Kailangan ito makuha mo. Gawin mo, anak. Ito, ha, walang along biro. Gawin mo sa papel. Isend mo sa akin yung solution mo. Kahit naka-picture. Gumamit ka ng ballpen para kitang-kita ko yung solution mo. Klaro? Okay po. So, I need it on Friday. Kaya ba? Bago tayo mag-ibig sa Sabado. Okay. Thank you, anak.
I think bye-bye po. That's all for today. Ano po? God bless you, anak. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye, anak. God bless you, anak.